sa video nito, yung masamang-masamang comment o mabuti, wala pong pinagkaiba yung paborito yun sa may alam channel. So, gusto ko lang ano, gusto ko lang uling pasalamatan yung may-ari ng shop na nandito ako para mag-vlog. So, ayun, mahirap pa lang ano, yung ikaw yung gagawa tapos pinagawa mo sa iba. Gaya ngayon, pinagkakabalaan ko ngayon kasi yun yung papeles ng tiyahin ko. So, siyempre, mga authorization letter, tapos online, ano, online registration. So, hindi pala pwedeng, ako nung time na yun, nung wala akong trabaho, ang dami ko naisip, kunin ko si ganyan, papeles, kunin ko si ganyan. Ang problema, pera. Nung nagkaroon naman ng trabaho, gusto ko siyang, dahil may hawakan ng pera, hindi mo naman magawa-gawa kasi nga, may oras ng paglabas mo, and yung paglabas mo ng trabaho, hindi mo naman magagawa yung para asikasuin yung dapat mo asikasuin. Siguro yung magandang ano, magandang opisina yun, yung 24 hours kang ano, office hour na 24 hours. Halimbawa, ikaw, isa kang empleyado, papasok ka ng 8 a.m. tapos lalabas ka ng 5 p.m. Di ba? May mga bagay kang gusto mo yung kompletuhin yung papeles mo, hindi mo siya magagawa kasi nga ang office hour lang ay morning, so hindi siya yung 24 hours. Yung maganda sana yung ganun, malaking tulong yun sa mga ibang parts ng mga Pilipino na meron din namang mga trabaho. Ang ganda kasi sa abroad, yung bagang papasok ka ng anong oras yung gusto mo, basta yung sa araw na yun, makompleto mo yung 8 hours ba? 8 hours na pagpasok mo sa trabaho. So, bawa pumasok ka ng pinakamagap ay 6 a.m. Tapos 6 a.m. Tapos pwede mong diretso yun hanggang sa makonsumo 8 hours. Tapos yun. Depende ba yung sa pasok mo? Pwede kang pumasok ng bandang araw, pwede kang pumasok. Maganda yung ganun sistema. Ano? So, yun. Noong time na may trabaho ako, kukuha ako ng mga baptismal, kukuha ako ng certification ko. Hindi mo yung magagawa kasi nga, kailangan dun yung sa mga araw na wala kang pasok, eh, pag naman Sabat Linggo, wala namang office hour. Kasi diba? So, meron pala sa ibang, merong half days, pag Saturday. Yun, ngayon naman, hindi ko nyo siya magagawa kasi wala naman akong trabaho ngayon. Kinikwento ko lang yung so kahit pa paano, malaking tulong din yung napaksiwan ako kasi nga nalalaman ko yung trabaho na ay, tita, hindi pala pwede yung ganito kasi kailangan ko pa ng ID ko, mag-online pa ako, ay kailangan na authorization data, yun. Sabi ko pag siguro pag meron akong pera na hawak, maganda kung nagsisimula ka palang kanatapos mo palang makatapos ng college, so kaya ng senior high, kumpletuhin mo na lahat ng mga requirements mo. Kasi lahat na, kasi ang hirap, tapos magpa-xerox ka na, ayun, kung meron ka nang a-applyan, i-push mo yun. Kasi kung ano ba, hindi ka kompleto, ang hirap kasi mag-apply ka lang, wala kang SS number, wala kang PhilHealth, wala kang team number, ang hirap nun kung natanggap ka na sa trabaho, mag-a-apply ka pa, mag-gagawin mo pa lang siya, kukunin mo pa lang, abala na ba? Meron ka na absent. Yung sa pagpasok mo ng trabaho, hindi man lagi kang bibigyan ng pagkakataon na mo-absent, hindi ka bibigyan ng pagkakataon lagi ang excuse. Kasi nga, kailangan ka sa trabaho. Yun yung experience ko na nangyari sa akin. So, ang naging problema ko lang talaga ay financial talaga. Sabi nga, pinaka the best talaga pag mag-a-apply ka ng trabaho kompleto ka sa requirements. So, yun lang, sa video nito yung masamang comment, mabuti, wala pang pinagkaiba yung pabagpuyin sa may anong channel. Yun lang, and maraming salamat. Bye!